Easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto pa rin dito sa malaking bahagi ng ating bansa, katulad na dito sa Metro Manila na kung saan nakaranas nga po tayo ng maghapong makulimlim na panahon at may kasamang mga pag-ulan. Na kung saan ngayong hapon hanggang mamayang gabi, Easterlies pa rin ang magdudulot ng maulan na panahon sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, Aurora, pati na rin sa Quezon. Dito rin po sa bahagi ng Bulacan, Rizal at sa bahagi ng Laguna. At even dito sa Metro Manila, makakaranas pa rin po tayo ng maulap na kalangitan ngayong maghapon hanggang mamayang gabi po yan. At may mga pulo-pulo mga pag-ulan pa rin po tayo inaasahan. Kaya sa ating mga kababayan po na uuwi ng kanilang mga tahanan ay doble ingat po dahil yung mga pag-ulan po na ating inaasahan ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at sa bulubunduking lugar. Samantala, ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone naman ang nakaapekto sa bahagi ng Mindanao na magdudulot din po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pati na rin dito sa may South Cotabato at sa Sarangani area. Samantala, sa nalalabing bahagi na ating bansa ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay journey fair weather condition naman po yung ating naasahan, ngunit maging handa pa rin sa mga dagliang pag-ulan o dalaya po yan ng mga localized thunderstorm. Magandang balita dahil wala pa rin po tayo namomonitor na anumang sama ng panahon o bagyo na posible makaapekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. At para sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin sa Easterlies sa bahagi ng Aurora at Quezon, magiging maulap pa rin po yung ating panahon bukas dyan at may kasama po yung may hina hanggang sa tamtaman kung minsan ay may malakas na mga pag-ulan. Samantalang dito po sa Metro Manila, sa lalabing bahagi pa ng Luzon, generally magiging maaliwalas po yung ating panahon lalo na sa umaga hanggang tanghali. Ngunit sa hapon at gabi, maging handa pa rin po tayo sa posibilidad ng mga isolated o yung mga pulo-pulo mga pag-ulan dalang nga po yan na Easterlies at na mga localized thunderstorm. Temperature range natin dito sa Metro Manila bukas ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio City ay mula 17 to 24 degrees. Samantala sa Lawag may kainitan sa 33 degrees na maximum temperature. Samantalang 32 degrees naman ay inaasahan natin sa bahagi ng Tuguegarao City. Sa Legazpi City, 26 to 31 degrees sa agot ng temperatura bukas. Samantala sa Kalayaan at sa Puerto Princesa, maglalaro sa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa bahagi ng Visayas at Mindanao na kung saan wala po tayo naasahan dyan ng malawakang mga pag-ulan bukas maliban sa mga pulupulong pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Na kung saan yung mga pag-ulan na inaasahan po natin ay tatagal lamang ng mga 30 minutes hanggang 2 hours. At pwede po natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisory na ipinalalabas sa Facebook at Twitter account. Temperature range natin sa bahagi ng Iloilo ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 25 to 31 degrees at 26 to 32 degrees naman sa bahagi ng Tacloban City. Dito naman po sa bahagi ng Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees agot ng temperatura bukas. Sa Metro Davao ay 24 to 32 degrees at sa Zamboanga may kainitan sa 33 degrees na maximum temperature. Para po sa kalagayan ng ating baybaying dagat, magandang balita rin dahil wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi na ating karagatan, kaya malayang mga kapalaot yung ating mga kababayang mangs, dapat tinarin yung may maliit na sasakyang pandagat. At generally, magiging banayad hanggang sa kamtaman lamang po ang mga pag-alon sa ating karagatan.